What's up mga kabilbil? This is Madeline Siria at ngayon po umuwi na po ako sa Bulacan. Iniwanan ko na po yung dati kong tinitirahan kung saan nandun yung partner ko. So sa loob ng 6 years, natauhan na ako guys na hindi ko na kaya, pagod na ako sa ginplag gagawa niya. Na alam mo yon, parang di na niya ako pinapahalagahan. Tapos panay siya lang di sa mga babae. At eto pa, nakipagkita siya sa babae. So, ikaw ba naman, asawa mo ganun, or ka-live-in partner mo ganun, na saan magwawalwal siya, ilalabas siya, ikinom siya. Tapos, minaamoy na nga ako something fishy. Tapos eto pa ang dahilan niya. Sabi ko, bakit mo inad to at nag-wave ka pa? Sabi niya, nirereto daw niya sa pamangkin niya. Pero ang totoo, kakilala yun ng pamangkin niya. So, paano nangyari yun? Baka baligtad. Nirereto sa kanya ng pamangkin niya, yung babae. Ah, diba? Tapos palusot nila. Sabi ko, saan kayo pupunta? Bibili lang kami ng isaw. Bibili lang daw sila ng isaw. Pero nakakotche pa. At nagpabango. So, doon nagsimula, guys. Tapos, sinanap ko saan sila pumunta. Tapos, sinabi nga niya, dadalin daw yung isaw sa boss niya. What? Boss? Ang tawag nga sa pamangkin niya, we, sir. Okay? So, nagdadahilan na lang. Alam mo yun, nagdadahilan na lang. Tsaka, maraming beses niyang ginawa sa akin yun. Yung tipong hindi niya ako pinapahalagahan. Pag may mga outing sila ng pamilya niya, hindi niya ako sinasama. Saka nakakita ng ganun. Na girlfriend mo or ka-living partner mo, hindi mo isasama sa lahat ng laharan niya ng pamilya. Ay, ganyan yung ginagawa niya sa akin. Tapos nang minsan, sabi ko, alis ka na, mamaw ka nang mas. Sabi ko, gusto. Tapos, biniro ko, sabi ko, sama ako. Sa family outing niya, sabi ba naman niya, mahiya ka naman, hindi ka naman invited. Doon pa lang, di ba? So, okay lang. Pero, matagal ko nang kinimkim yun. Lagi siyang ganun. At hindi ko kinakausap yung pamilya niya. Bakit? Dahil binabastos ako. Alam niya kung paano mababastos. Nung minsan nasa kanila ako, uwi ako dito ng Bulacan, sabi ba naman, kahit huwag ka nang umuwi, kahit huwag ka nang bumalik, sabi ba naman ng kapatid niya. Tapos, gusto at tinatanong nila, bakit daw ganun ako, hindi ako nakikipag-usap. Ganun ba naman ugali nila? Kakausapin ko. Yung tipong ayaw nila sa akin dahil hindi ko daw sila ka-level, dahil siya daw, yung ka-living partner ko, ay mataas daw level, nakapagtapos. Pero sa totoo lang, ako yung pinagtatrabaho niya. Iyon yung katotohanan, guys. Nagtindahan nyo. Maraming beses siyang lumandi. Ultimo, naging ka-close ko sa mga ka-work ko, nilandi niya. Alam niyo kung bakit? Yung ka-close ko, sasabihin ba naman niya na, pag hinalikan kita, baka magalit daw ako, tsaka yung boyfriend niya. So, tingin nyo ba tama yun? Tama ba yun? Di ba hindi? Kaya sabi nung naging ka-close ko, sabi niya, oh, yung boyfriend mo, nilalandi ako. Sinabi niya yun. Hindi lang siya, pati yung iba ko pang mga ka-close na friend ko. Nasasabihin niya, biro lang daw. Alam mo, hindi magandang biro yun. Okay? Ito lang payo ko sa mga manluloko dyan, ha. Tigilan niyo yung kagaganyan niyo. Makontento kayo sa kung ano meron kayo. Una-una niligawan niyo yan. Nagtagal kayo. Tapos sa bandang huli, hindi niyo papahalagahan. Itchapwera niyo. Kaya yun yung dahilan kung ba't ako umalis. Kagabi kasi, yun nga yung kunento ko. Kagabi, umalis sila, nakakotse. Bili mo alas 12 ng madaling araw. Saan sila pupunta nun? Ah, sabi niya, bumili ng isaw. Bili mo na sa Nova. Pumunta silang Project 8. Napakalayo, bibili lang ng isaw. Sabi ko, isaw? Ang layo naman ang bibili niya ng isaw. Tapos nakita ko, meron siyang winawave na babae, tapos inagpon niya. Tapos sabi niya, inirereto ko kasi yan. Inirereto? Ikakilala yun ng pamangkin niyo. Baka baligtad, sa kanya nirereto. Huwag mo ako lokohin, kasi ako mautak ako. Okay? Magloloko ka, tumili ka ng lolokohin mo, kasi di na ako tanga. Okay? Natauhan na ako. Galit na ako kagabi. Talagang, ayoko na, pagod na ako. Lagi mo na lang ako ginaganito. So, actually guys, hindi ako iiyak dito. Kasi nandito yung pamilya ko, nakakahiya kung ako iiyak. Okay? Hindi ko magagawa yun. Hindi ko.
Ayaw ko yung umiyak. Pero yun yung totoo, guys. Sobra na yung kalandian niya. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Kung may kailangan man ako na gamit dyan, please, kukunin ko lang. Pero kasi, sabi niya noon, binabantaan ako niyan. Subukan mong kunin. Mapapatay kita. Sabi niya. Kaya sabi ko, oh, sige, napapatulad po na lang kita para makuha ko yung mga gamit ka dyan. Okay? Eto, real to ka, iniwan siya ng ex niya. 3 years silang naging mag-jowa. Iniwan siya. Bakit? Kasi ganyan ugali niya, malambi. Pat ultimo ex niya, sinabi, ang lambi mo kasi kung kani-kanino ka lumalanding babae. O, diba? Ex na niya yun. Tapos ako pa, nakita ko mismo. Diba? At eto pa, merong babae na nag-twerk ng nakapanty at bra. So, pinapanood niya yun. Sabi niya, nakakaawa naman ito. Pagod na pagod. Kasi dalawang beses siya nag-perform. Contest siya sa Bigo Live. So, ako, parang naasar ako sa reaction niya na, ay na, bakit ganito siya makareact sa babae na yon. So, ako, nagsalita ako ng, nabisi talaga ako as in. Kasi sabi niya, nakakaawa naman itong babae. Sabi, diyan naawa ka. Taga-US siya. Nag-toothwork. May nakakain. Sa atin, hindi ka naawa. Wala na tayong malamon. Ayun. Simula nun, nag-away kami. Binugbog niya ako. Nagjakan niya ako. Meron akong video noon, pero hindi ko alam kung baka binura niya yun. Kasi kahapon, nabubuksan niya yung FB ko. Pinapakailaman niya yun. So, ngayon, pinalitan ko na yung password ko. Okay? Para hindi mo nagamitin sa kagaguhan mo. Okay? Ngayon, ayoko na talaga. Ayoko na, Jeffrey. Ha? Mabuhay ka mag-isa mo. Di ba yan gusto mo yung maging malaya? Di ba? Gusto mo makapang babae? Malaya ka na, gago. Liit na nga ng titi mo, kapal pa ng mukha mong mag-look. Diba? Duri, matanda niya sa akin. 33 siya, ako 26. Ha? Ikaw pa may ganang maganyan. Pero hindi ako tanga, ha? Kung kaya mong gumanyan, pues, wala na tayo, boy. Bye. Kaya na, bahala ka sa buhay mo. Ha? Kung may gamit man ako, kukuhanin ko yan, may kasamang police. Ha? Kaya tulo ko. Kaya sabi ko sa'yo, umayos ka. Huwag kang makampante. Sa, kala mo, di ko kayang gawin ito. Uy, kala mo sa akin, tanga. Mahina. Sige na. Hanggang dito na lang, guys. Sobrang sakit na kasi ng pinaggagawa niya. Di ko na makaya. So, hanggang dito na lang yung vlog ko. Masyado nang mahaba. So, yun nga, guys. Split na kami. Ayoko na. Bawal magmura dito. Inamo.